mamili na kung sinong Ilocano na leader ilagay ninyo doon. Mga Ilocano, kasi mga bright. You know, I did not know that my Secretary of Agriculture nandito. Eh, taga sa lugar pala ninyo ito. You know, in my cabinet, apat o tatlo na lang kaming Bisaya na iwan. Puro Ilocano na. Kaya ibigay ko na lang ito, isang buwan, alis ako sa Malacañang. Mamili na kung sinong Ilocano na leader ilagay ninyo doon. Mamili na kung sinong Ilocano na leader ilagay ninyo doon. You should not be surprised, actually. I am close to the, ang barkada ko, mga Ilocano, dormitoryo eh. Dito naman, nung pagka-presidente ko, yung mga retired si Secretary Esperon, mga lahat ng mga military kinuha ko, almost 12 of them are in the cabinet ko. Minsan mag-meeting kami overtime, we face each other across the table, kaming mga civilian at lahat na ng military puro retired. Sila na, but there are 12 or... Basta majority ang mga Ilocano. Kasi mga bright. Pati mga gwapong lalaki. Hindi masyado ako, hindi ko kabiro ito si Secretary Darrell, very formal. Hindi ko talaga alam taga rito siya. May link to the Ilocanos. And si Inday Sara, ang asawa niyan, Ilocano, taga-Paway. So yung anak niya, mga mestizo, well, Bisaya, Ilocano, may konting Maranao. Halo kami nagpupunta doon sa Mindanao, nagpapakbakan yung mga tao. Kaya we're really in a good mixed.